Magandang araw, Sir Nebb at mga kapasta. Ang kwentong gusto ko sanang maibahagi ay tungkol sa tsuhin kong si Chong Bining. Masasabi kong mabait naman ang Chong Bining at galante. Maganda kasi ang trabaho niya noon sa barko bilang kusinero. Ang masasabi ko lang na hindi magandang katangian niya ay yun nga, masyado siyang galante, kaya nagiging gastarol na. Katunayan nga ay nakita ko siya noon na nagwaldas ng libu-libong piso para ipamigay sa mga batang kalye. Naaawa raw kasi siya. Wala naman sanang masama sa pagiging mapagbigay niya. Kaya lang ay pambili sana yon ng cellphone ng pinsan ko na anak niya. Kaya noong na-realize niya na bawas na ang pambili ng cellphone, ay kinausap niya ako para samahan siyang mag-withdraw sa bayan para mabili pa rin ang cellphone ng anak niya. Medyo malayo kasi ang bangko niya sa lugar namin. Yung pag-uusap namin ay magastos pa rin kasi sa 7-Eleven kami nagtagpo. Nauna siya sa akin na dumating doon at kumakain na siya ng siopaw at slurpee pagdating ko. Pagkita niya sa akin ay sinabihan niya ako na kumuha lang ng gusto ko at siya ang magbabayad. Nahihiya akong tumanggi, pero nahihiya rin akong kumuha ng mamahalin, kaya cup noodles na lang ang kinuha ko at isang juice. Napansin ko ngayon, itong tsuhin kong magaling ay nag-iikot pa sa buong tindahan, dampot ng mga chichirya at tsokolate. Napapailing na lang ako kasi gagastos na naman siya. Maya-maya nagpalinga-linga siya. Tapos noong makita niya ako ay lumapit siya sa akin. Tinanong kung okay na raw ba ako sa kinuha ko. Dagdagan ko pa raw pero tumanggi na nga ako. Noong nagbayad na siya, mahigit 1,000 ang bill niya. Kasi nga puro chichirya na malalaki pa man din at mga tsokolate na imported. Binulungan ko na nga na sana naggrocery na lang siya sa supermarket para mas nakatipid. Tapos sabi niya hindi naman daw yun para sa kanya, kundi sa magkapatid na nasa likuran niya. Sino ka kung magkapatid? Lumingon pa nga ang Chong Bining at tumuro sa tabi niya. Kaso wala naman siyang kasama. Saktong naiplastic na ng cashier yung mga pinamili ng Chong, kaya kinuha na niya at binigay na roon sa magkapatid na sinasabi niya. Nagpalinga-linga ang Chong habang sabi ng nasaan na yon? Tinanong niya pa yung cashier kung may 2 batang lalaki raw ba na kalalabas lang. Pero wala raw, sabi ng cashier. Wala raw pumapasok o lumalabas na mga bata sa store nila magmula nang dumating ako. Sir Nebb, pamilyar naman tayo sa mga kwentong multo sa 7-Eleven, di ba? Medyo cliche man, pero may maiko-contribute akong kwentong horror kung 7-Eleven din lang ang usapan. High school ako noon nang magkaroon ng 7-Eleven sa lugar namin. Hindi pa uso yung mga urban legend tungkol sa store na yon. Ang uso noon, Slurpee. Ewan ko ba? Feeling namin noon kapag naka-slurpee kami, mayayaman kami at sosyalin. Slurpee ang milk tea namin noon. Madalas kaming tambay noon tapos pabagalan umubos ng Slurpee. Starbucks ng high school students sa lugar namin ang branch na yon ng 7-Eleven. Minsan nga ay nirereklamo na kami dahil sa ingay. Ang hindi ko malilimutan na pangyayari sa 7-Eleven ay noong araw na sumikat yung store nila dahil sa multo. Naroon kasi ako nang mangyari yon. Magmi-meet kami ng kapartner ko sa dance practice at nauna ako sa kanya. So syempre, Slurpee muna, tapos tambay. Yung cashier, maya't maya naririnig ko na nagsasabi ng kalalagay ko lang po, 5 minutes pa po. Siguro mga 1 minuto siyang ganun ng ganun. Tapos halata sa itsura niya na pikon na siya. Yung boses niya malumanay pa, pero yung facial expression niya, galit na. Maya-maya sumabat na yung kasama niya. Bigyan mo na, kapag malamig pa, edi sorry.
Mga ilang segundo lang, biglang bumukas yung pinto. Tapos sumara ng malakas na parang masisira na. Nagulat kami noong isa pang customer kasi kami yung nakakita sa nangyari. Napasigaw yung cashier. Para bang may pinagalitan. Lalo kaming nagulat. Sinong kinakausap nung cashier? Mura pa siya ng mura kaya tuloy lumabas na yung bisor niya. Tinatanong yung cashier kung bakit naninigaw at kung sino ang sinisigawan niya. Sabi ba naman noong cashier, Sir Nebb, meron daw lalaking makulit na tanong ng tanong kung pwede nang kumuha ng hotdog sandwich. E kalalagay nga lang daw. Tapos noong sinabihan ng kasama niya na bigyan na kahit malamig, ay nagalit at nagdadabog na lumabas ng store. Padarag pang binuksan at sinara yung pinto. Imbis na matakot, ay nagtawanan na lang kami sa loob. Pero yung balahibo ko talaga noon, lahat nakatayo. Namutla yung cashier at yung kasama niya noong sinabi namin na wala kaming nakikitang kausap niya. Mula noon ay may kanya-kanya ng kwento ng kababalaghan na nagmumula sa store na yon. Ang madalas nilang sinasabi na nakikita ay lalaking nakasuot ng barong. Hindi lang namin alam, Sir Nebb, kung yun din ba ang nakita nung dalawang empleyado. Hello sa lahat ng kapasta at sa iyo rin, Sir Nebb. Dati akong crew ng 7-Eleven at aminadong totoo ang mga kwentong katatakutan tungkol sa store na yon. Bilang paglilinaw, yung branch na pinagtatrabahuhan ko ay masasabi kong may mga nagpaparamdam o nagpapakita na kaluluwa. Ewan ko lang sa ibang branches kasi ba naman yung kanto kung saan located yung store ay malapit sa sementeryo. So yung mga nagpapagpag ay doon talaga dumidiretso pagkagaling sa pakikipaglibing. Naranasan ko na roon yung gumagalaw na upuan kahit walang tao. Nakikita talaga namin lalo na kapag nag-i-inventory. Parang nakikiupo at nakikisali sa pagbibilang. Minsan naman may malalaglag na chichirya as in yung isang hilera ng mga chips. Mahuhulog na parang hinawi. Tapos mangyayari pa yon kapag mga alanganing oras, mga hating gabi o madaling araw tapos walang customer. Pero ang masasabi ko talaga na pinaka nakakatakot na experience ko sa store na yon ay yung matandang babae na pumasok at hindi na lumabas. Alas dos yon ng madaling araw. Hinding-hindi ko makakalimutan yon, Sir Nebb. Yung oras na pumasok yung matanda ay nasa labas ang katrabaho ko. Malamig kasi noon sa loob dahil nga aircon. Tapos magpapasko pa, kaya doble yung lamig. So pagpasok ni Lola, siya lang ang nagbukas ng pinto para sa sarili niya. Dire-diretso siya doon sa dulo, sa mga drinks. Hindi ko na siya pinansin at nagbilang na lang ng kita. Maya-maya, narinig kong bumukas yung pinto. Kaya napatingin ako roon. Yung ka-shift ko pala, pumasok na. May ilang customer na dumating at umalis. Pero hindi ko nakitang lumabas si Lola. Medyo kinabahan na ako kasi baka shoplifter. Tapos hindi ko napansin na sumabay pala sa ibang customer palabas. Tinanong ko yung kasama ko kung may nakita ba siyang lumabas na matanda na nakasuot ng kulay brown na duster tapos nakabalabal. Wala raw. Wala pa raw siyang nakikitang matandang customer magmula nang pumasok siya uli. Sinabi ko na pumasok yung matanda noong nasa labas siya. Imposible raw, Sir Nebb, dahil walang pumapasok mula noong lumabas siya. Kung meron man daw, ay mapapagbuksan niya dahil nasa gilid lang naman siya ng pinto. Napatakbo ako noon para i-check lahat ng sulok ng store, pati yung stockroom. Pero wala talaga yung matanda. Doon na ako nang ilabot
tinawanan lang ako ng kasama ko at tinakot na minumulto raw ako. Nanlamig ako noon, lalo at pakiramdam ko ay may tao lagi sa likod ko. Buti na lang at first and last encounter na namin yon ni Lola, pero may ilan pa rin ngang pagpaparamdam sa store hanggang sa umalis na ako roon. Good evening, Sir Nebb. Gusto ko lang po malaman nyo na isa po ako sa mga avid listeners ng mga channel mo. Ang paborito ko po ay yung gintong pahina. Sana naman po ay makapag-update na kayo doon. Anyways, magbabahagi lang po ako ng experience ko. Tawagin nyo na lang po akong Ivy. Nangyari ito noong nag-aaral pa ako. Madalas akong gabihin noon kasi working student ako. Kaya nga rin kadalasan kumakain ako sa 7-Eleven bago umuwi. Gustong gusto ko kasi yung chili con carne sa hotdog sandwich nila. Sa dalas ko nga doon ay naka-close ko yung isang crew nila na itago na lang natin sa pangalang Cindy. Isang gabi, Sir Nebb, may batang pumasok sa store. Hinahanap yung nanay niya. Nakita niyo ba yung mama ko? Gusto naming tulungan ni Cindy. Kaso kapag lalapitan na namin, bigla na lang siyang tumatakbo palabas. Siguro dalawa o tatlong gabi yon. Yung huling beses na nakita namin yung batang yon, Sir Nebb, ay hinding-hindi ko makakalimutan. Nagkukwentuhan lang kami ni Cindy nun. Pareho kasi naming pinagnanasaan si Daoming Si. Yun kasi yung kasagsagan ng Meteor Garden. Biglang dating ulit nung bata. Pero pagpasok niya, hindi siya nagsalita, ni hindi niya kami tinignan. Ang ginawa niya, lumingon siya doon sa sulok ng store. Tapos bigla siyang nagsalita, "Mama, andyan ka pala eh." Paglingon naming dalawa ni Cindy kung saan nakatingin yung bata, ay halos umurong yung dila namin. Hindi kami makapagsalita. Sir Nebb, may babaeng nakalutang doon sa sulok. Nakatalikod siya sa amin at hindi gumagalaw. Napaakyat ako sa counter noon. Bahala nang mapagalitan sa boss ni Cindy. Basta ang importante, makapagtago ako. Nagyakapan na lang kami ni Cindy noon habang nakapikit. Dumilat lang kami ulit nung may dumating na customer. Napaghinalaan pa kaming gumagawa ng milagro. Nung tignan namin uli yung sulok, wala na yung babae at wala na yung bata. Hindi na ako ulit bumalik sa store na yon, Sir Nebb. Sobra akong na-trauma sa nangyari. Doon ko lang din na-realize na malamang multo na lang din yung bata na nakikita namin ni Cindy. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Araw na Itim. Dito po natin kino-convert into animated videos yung mga stories natin dito sa Pinoy Creepypasta. Sana po suportahan nyo, mga kapasta. Ilalagay ko po sa description at comment section ang link para sa channel na ito. Muli po, Araw na Itim, Tagalog Animated Horror Stories. Sana po suportahan nyo, mga kapasta.